Mga kapuso, 30 araw na lang, Pasko na, para sa ilang jeepney driver. Marami pa rin rason para ipagdiwang ang Christmas, kahit na nasa pool ng pandemya ang kanilang kabuhayan. Dahil yan sa tulong na natanggap nila sa mga may mabubuting loob, gaya po ng nakilala naming magkapatid. Ang kanilang misyon, maghatid ng pagkain, yung mga tinatawag na personal protective equipment o PPE, at maging tulong medikal sa mga tsuper. Narito ang pagtutok ni JP Soriano. Dahil sa COVID-19 pandemic, maraming jeepney drivers ang napa-full stop ang hanap buhay. Marami nga sa kanila, napilitan pang mamalimos sa kalsada matapos mawala ng kita. Kabilang sa mga pinadapa ng pandemya, ang jeepney driver na si Mario, na nooy may sanggol na ipinanganak sa gitna ng krisis. Yung bata, kawawa kasi nung panahon na yung mga 4 months pa lang siya. Malamok, halos magdamag, paypay ako. Tapos nagagatas pa siya, wala kaming pambili. Nanghihingi na lang minsan sa mga kasamang driver, yung nakakaluwag-luwag. Ang mga kagaya ni Mario ang naging inspirasyon ng doktor na si Demi at kapatid niyang si Denise para tumulong sa mga naapektuhang tsuper. Gamit ang sariling pera at kaalaman sa medisina, nag-umpisa silang mamigay ng groceries at libreng medical check-up sa mga apektadong jeepney drivers. Gumawa rin sila ng online donation drive na Tag Your Galanting Friends Drive at dito na nabuo ang kanilang grupong Tsuper Helping Hands. Dumami ang kanilang volunteers at mas lumaki ang ambagan para makabili ng bigas, canned goods, personal protective equipment gaya ng face masks at face shields at iba pa. Ang di nila inaasahan, maraming iba pa ang tumulong sa grupo. Yung pinost ko about dun sa driver na gustong mag-co-work, may nag-message sa akin out of nowhere, parang nagtanong lang siya kung para saan yan, sino-sino kayo, parang anong purpose nyo. Tapos sabi niya, send mo sa akin yung bank details nyo. Magugulat ka na lang na kahit hindi ka kakilala, pagka gusto talaga tutulong. At simula nitong Marso hanggang ngayon, mahigit 1,600 drivers na naapektuhan ng pandemya ang nabigyan ng tulong ng Tsuper Helping Hands. Kabilang sa mga naabutan ng tulong kamakailan si Mario, binigyan sila ng bigas, groceries at mga kamote. May pa-vitamins at medical check-up pa. Laging may awan Diyos. Basta huwag lang tumigil. Laban lang. Isang napakalaking pasasalamat po sa mga ganitong grupo na tumutulong sa aming mga jeepney drivers dito. Para sa mga bumubuo ng Tsuper Helping Hands, matagal pa ang kanilang misyon. Marami pang dapat tulungan. Dapat araw-araw natin siyang sineselebrate. So ito, parang maagang pamasko na rin siguro sa ating mga kapwa Pilipino, sa mga driver na nahihirapan ngayon. Ngayon namang maraming nasalanta ng sunod-sunod na bagyo, namigay rin sila ng pagkain, gamot, toiletries at iba pang relief goods sa Isabela sa pakikipagtulungan sa San Beda Alabang College of Law Human Rights Center. Patunay na ang diwa ng Pasko patuloy na mangingibabaw dahil sa mga taong hindi nag-aatubiling tumulong sa kapwa. JP Soriano, nakatutok 24 oras.